Hi, good morning mga kabeshi, and welcome again to my vlog. So for today's video, nandito ako sa Sentosa. Nandito ako sa bahay ng aming friend na si Madelyn Ibao. So ito ang sneak peek ng kanilang bahay. So guys, hindi ko ipa-vlog yung buong bahay nila kasi ayaw kong ipakita yung buong house nila kasi baka magalit yung kanyang boss. So nandito ako sa kanilang veranda, nandito ako sa labas. At hindi ako makapag-antay na ipakita sa inyo yung overview dito sa kanilang sala. So I hope mga kabeshi ay suportaran niyo ako sa aking vlog for today sa aking hangout with Team Lasik dito sa Sentosa. So this is sa Sentosa Cove. So mga kabeshi, ipapakita ko sa inyo yung labas, yung overview ni Madelyn every day, how lucky she is. So yung kanilang labas, di ba? Madelyn Ibao is so lucky na maganda yung place na tinitirhan niya at saka yung maganda yung overview niya every time na kahit nandito na sa talas. Habang naglilinis siya or nagtatrabaho siya, i-open niya lang yung curtains, makita niya na yung view ng dagat. Di ba? Napakaganda mga beshi ng view nila. They're so lucky. So, silin Lasik ay dito rin nakatira. Nandun lang sa isang unit. So, let's check it out mga beshi kung anong ginagawa ng aking mga kasama. Kasi magluluto daw kami. Marami kami ilulutuin ngayong araw. So, let's check it out kung ano ang lulutuin nila. So, nandito ako sa kusina ni Miss Madelyn Ibao. At nakita nyo, apat lang sila kasi 5 lang yung allowed. So, ito yung aming admin. Copy tayo guys. Si Lynn Lasik vlog. At ito naman si Kuya. Si Kuyang Malakas. Malakas Makabiro. Kuya. Hi. Siya yung Piolo Pascual ng aming grupo. Hello. Hi. So anong lulutuin mo ngayon? Sinigang, tsaka niho na bangos, grilled na chicken wings, and yon suso para sa mga flat. At bilo-bilo. Ayan. At ito naman ang aking napakagandang kaibigan na si Maricel. Marian yes. Rivera. Guys, ito po yung nurse ng Team Lasik. Kaya i-subscribe nyo na ako guys. Parang awa nyo na. Para madagdagan naman yung aking subscribers. So mga kabeshi, sa mga nag-subscribe sa akin, nandyan ipa-flash ko yung pangalan niya dyan. Nandyan, dyan yan talaga. Ako din pala. Paki-flash. Salamat. Ipa-flash ko yung pangalan ni Nurse Maricel dito. I-flash ko lang siya. Bahala na kayo. Subscribe naman para beshi, moving on dito sa luto ni. Siya pala yung aming host. Siya yung napakagandang Hi. Madam. Oo, ako ano? Yung may-ari ng bahay. Ngayon lang, ngayon, ngayon. At magpakailanman. So ito daw yung suso. Pampalaki ng dede yan. Sa mga flat daw, advisable daw kumain. So, given na ako hindi naman flat, so hindi ko na yan kailangan. So mga kabeshi, magluluto muna kami. And then later, pagluto na yung aming handa dito sa mansion ni Madelyn, ay ipapakita ko sa inyo. So, dito guys, ang tamang paglilinis. So mga kabeshi, yung admin namin ay gusto ipakita sa inyo kung paano daw maglinis ng bangon. So, i-check natin kung paano siya maglinis ng bangos at ibigyan kanya nila ng tips paano maglinis ng proper na bangos na para hindi siya malansa. Hi guys, I will show you how to clean the milkfish properly. So una, kuhanin niyo muna yung hasang. Yung they call this hasang. Kunin mo yung bichong po, sir. Tapos,
Ganun niyo lang siya. Kunin mo yung video mo, sir. I-video natin lahat yan para contenti isa. Hilahin niyo siyang paganun. As you can see, mataba yung bangus. Ito yung taba ng bangus, pero may iba, ayaw niyan. Tapos, ito diba, yung middle part ng bangus, dugo yan. So, kailangan para ma-release yan, i-scrape ninyo siya using your fingers. Ganyan. Kasi ang dugo ng bangus is malangsa po yan. So, scrape niyo siya. Then, habang yung water nagra-run, scrape lang siya ng ganyan. Kasi ang bangus, guys, matindi ang lansa niyan. Usually, ang mga isda naman is matitindi ang lansa. So, linisan natin mabuti. Scrape lang ng scrape. Tapos, yung pinaka-dulo niyan, meron yan, na andito talaga yung pinaka-lansa niyan. And then, ito. Nag-operate po sila ngayon. Sa ICU po sila. Yan. Ito pong ino-opera nila. Wala na po siyang heart. Wala na siyang heart. As you can see, guys, clear na yung gitna niya, di ba? Kung may nakikita pa kayong part na red, patay na dugo, i-scrape nyo lang siya using your fingers. So, ayan na mga kabesha, pupunta kami dito sa kanilang barbecuehan dito sa labas ng bahay nila. Sa totoo lang yung barbecuehan namin, dun talaga sa harap. Oh, so, nandito yung barbecuehan nila, dyan sa labas. So, magbabarbecue kami, luluto kami ng bangus at saka yung chicken wings. So, Mads! Hi, guys! So, dito tayo magbabarbecue, pag-ilaw tayo ng chicken wings. Bangus. At saka mga yung micron pa. So mga besha, ito nga si Mads, yung may-ari ng bahay. So Mads, thank you very much for inviting us dito sa bahay nyo para magkaroon tayo ng get together with the team. Yeah. So salamat sa pag-host mo ng ating get together today. So, God bless Hi, you guys. More. So guys, ito si Madelyn Ibao. So ilalagay ko dyan yung kanyang profile sa YouTube channel. So subscribe nyo rin siya. Kasamahan ka rin siya sa Team Lasik. So I hope guys, ay supportaran nyo rin siya. Like, sa pag-support nyo sa akin. Kaya. At mayroon siyang dog. Rusty! Hi. Are you going to meet my belly? At saka, this is, ito naman ay si Daisy. Daisy! Hi, Daisy! So, dito pala kami sa SCAPE, mga kabesh. Yung pangalan ng condo nila, Madeline, ay SCAPE. Yes. Yeah, dito sa Sintosa. Napakaganda po ng place, napakaganda po ng condo nila. Pero hindi ko pwedeng kunan yung lahat kasi ayaw naman natin mag-invade ng bahay nila. So, yung mga selective lang yung kinukunan ko ng video, like dito sa labas, doon sa kitchen, kasi hindi natin alam kung baka nirecord yung sa box nila. Mads, salamat sa pag-invite mo sa amin, Mads. Welcome. So, ano na? Pwede nang kumain? Uy, yung sinigang pa. Wala pa yung sinigang namin. Ito magsalita. Many, many minutes later. Ano yung sinigang? Ayan, guys. Nakita niyo, kumukulo na siya. So, I think half-cook na yung sitaw at yung okra niya. Makikita naman yung talong, tsaka medyo matigas pa din siya. Tapos yung laman niya, malambot. So, it's time na para ilagay na natin yung kangkong. Ating kangkong.
Kasi madali lang naman yun mag-absorb. Kasi ang ating watercress kangkong, yung napakadali lang yan, malukmay. So, ayan na. Anong sinabi ng Max sa sinigang ko ngayon? Walang sinabi. So, ganyan. So ito na mga kabeshe, start na tayo mag-lunch. So, ready na po yung table natin. So, doon sila. Nagpe-prepare. So, ngayon dito sa Singapore is 5 people lang yung pwede nyo ma-invite for one household. So, 5 lang kami dito. So, 6 kami kasi yung host namin, I counted as 6. So, 5 lang kami palang pumunta dito. So, nandun sila mga kabeshi. At saka yung table namin. So, wala pa yung aming sinigang dyan. At saka iba pang mga food. So, mamaya ipapakita ko sa inyo yung actual na yung niloto ng aking mga ka-team. So, nandun na sila. So, later again mga kabeshi. So yung mga kabeshe, ready na po kami kumain, ready na sila. So maghahanap tayo ng tao na magdudud ng prayer bago tayo kumain kasi give thanks to the Lord for all the food that we are going to take today. So, Ama, nagpapasalamat po kami sa araw na to at sa pagkain na nakain dito sa bahay ng aming kaibigan na si Madeline ay nag-ipon kami ng araw na to para sa gathering ngayong araw ng Linggo. At naway, gawin po ninyong kalakasang katawan ang mga pagkain na nasa harapan namin upang mapagpatuloy kami ngayon sa araw na to. Tinataas po namin ang araw na ito at ang buong gagawin namin ngayong araw na to sa pangalan ng anak na si King Yahawashai Yada. Many, many minutes later. Hi mga kabeshi! So, tapos na po yung aming kainan. Tapos na po yung masyado na tayong busog. So, mga kabeshi, thank you again for joining me sa aking vlog for today. So, don't forget po mag-like at subscribe sa aking YouTube channel. And then, don't forget to hit that notification bell para sa sunod na mga gala na naman ay maging updated kayo. Thank you mga kabeshi and God bless everyone! See you next time sa aking mga vlog.